Jesu'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagagalak tayong magdiwa ngayon ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtas
kaligtasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako ihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel sapagkat ang Diyos ay sumasa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mahahayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig at kinalugdan ang mga hain at handog na mahahayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. Iyon at iyo'y sapat na." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naong naging tao sa pagsako, sa sala ng sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa inyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano nga ba ang magandang balita sa pagdiriwang natin ngayong umaga? Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapahayag tungkol ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ang magandang balita ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na magsusugo siya ng tagapagligtas. Hindi lang dadalaw ang Diyos. Ninais ng Diyos na manahan kapiling natin. Nais ng Diyos na magkaroon siya ng puwang sa ating mga puso. Kaya naman katulad ni Maria, katulad ng mahal na ina, mapatuloy nawa natin si Jesus sa ating mga buhay. Manalaytay siya sa ating mga ugat. Huwag lang nating tanggapin si Jesus, bagkos ay pananahin natin siya, magkaroon siya ng tahanan sa ating mga puso. Nang sa gayon ay maging tagapagdala tayo ng Diyos, maging tagapagdala tayo ng magandang balita na tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan, maging tagapagdala tayo ng mabuting balitang kasama natin ang Diyos. Ngayon po ay usap-usapan sa social media ang isang senior high school student na iniuwi ang katawan ng Panginoon sa anyo ng tinapay at ginawan niya ng food review. Ipinost niya ito sa social media at samot saring opinyon ang naglabasan. Marami ang galit sa nangyari, sacrilege, desecration, malaking kasalanan. Pero marami din naman po ang sinisisi ang ibang tao. Sinisi yung bata, sinisi yung magulang, sinisi yung school. Sa totoo lang po, sa mga ganitong pagkakataon, mga ganitong pangyayari, madaling magmalinis. Madaling sisihin ang ibang tao. Madaling ikumpara, mabuti pa sa school namin, mabuti pa ang mga estudyante namin, mabuti pa ang mga pari namin. Pero konti lang po ang nagkakaroon ng pag-amin na kahit tayo bilang isang simbahan, baka ay may pagkukulang din, lalong-lalo na sa formation natin. Sa pag-alam natin ng ating pananampalataya. Walang pagkakaiba sa mga unang magulang natin nung nagkasala sila. Anong ginawa nila? Nagsisihan sila. Ang daming ng insulto ng kung sino-sino, ang daming-daming mga sinabi, pero dito natin nakita, baka self-righteous na, wala nang pagmamahal. Ang gusto na lang, ibaba yung nagkasala, ayaw tulungang makabangon. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa mga taong kusang humingi ng tawad at sa mga taong nagsusumikap na gumawa ng paraan para maitama, maikorek ang pagkakamaling nangyari. Araw-araw po sa banal na misa, sa pagdiriwang natin ng mga sakramento,
ay may paanyaya ang Diyos na tanggapin natin siya. Tinatanggap natin ang Diyos. Pero sana po, katulad ng mahal na ina, maihanda natin ang ating mga sarili. Pag sumikapan natin na maihanda natin ang ating mga sarili, malinis natin ang ating mga puso, nang sa gayon ay maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos. Ang dasal natin ngayong umaga, sana sa pagtanggap natin sa Diyos, lumago sa Jesus, tumubo sa ating mga buhay, at nang sa gayon, kapag nailuwal na natin siya, kapag naipanganak natin ang salita ng Diyos, makita ito sa pakikipagkapwa-tao natin sa kapwa, pakikipagkapwa-tao natin sa iba. Hindi po tayo lahat dito ay magkakaroon ng pagkakataong magluwal ng buhay sa mundo. Pero inaanyayahan tayong magluwal ng buhay katulad ng mahal na ina, maging kasangkapan at instrumento tayo ng pagpapadaloy ng buhay sa kapwa. Hindi po nanatili si Mama Mary na siya lang ang tumanggap ng biyaya, ang tumanggap ng Diyos. Matapos ang pamamalitan ng anghel, nung iniwan siya, nagmadali siyang tumugon, tumulong sa kanyang pinsan. Bunsod ng pagtanggap natin kay Jesus, bunsod ng pagtanggap natin sa Diyos, magmadali nawa tayong tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, magsiluhod po ang lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, magsitayo na po. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan
katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Sa ilang sandali na ang katahimikan, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, pati na rin ang mga kahilingang ipinagdarasal sa banal na misang ito. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay, na ginagawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at nagaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na iiba sa amin noong lokoban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pamagbalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa dulo ng landas, matagpuan.
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong anggang nang susumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.